Good noon guys, dito tayo sa vulcanizing, papalit tayo ng gulong para sa upcoming endurance pa natin sa biyahe. So put na po kasi yung gulong natin, labas na yung fly, so kailangan po natin magpalit. So ipapalit ko pong tire is ang Duro tire po. Okay, nakaduro na po tayo yung tire sa harap. So sa likod magpapalitin tayo. Duro tire din. Makapit naman siya. For wet and dry road condition. So ayan. Hindi marunong magbaklas si Manong. Tayong nagbaklas. Buti na lang marunong tayong magbaklas. Tip. Hindi pa nakapagbaklas ng gulong. Medyo gusto nyo makatipid. Pong tip para magbaklas ng gulong. Ang problema lang sa aerox na tayo mabaklasin. So ito kailangan tanggal tambutso, rod cover tanggal, kasi ito tatanggalin yan. So ang daming tatanggalin, pero tsaga pag naka dual shock, so kailangan tanggalin isang shock. Wala kasi akong center stand, kaya buti na lang meron siyang ano, panlagay dun sa ilalim para tumayo yung motor. So yun, once again, subscribe CW Motovlog. I think this is my first time to post sa mga troubleshooting na ganito. I hope makatulong po sa inyo. Simple tip po siya. So yun po. And papalit po tayo ng Duro tire. Papakita po natin mamaya kung gaano po siya kalapad. Tsaka gaano kaganda yung fitting dun sa mags po natin sa likod. Lagay tayo ng tire sealant. Eksakto yung kabit? Oo. Oh. Ayan, naka-Duro tire. Tapos naka 110 by 80. So yung harap ko kasi naka 90-80 yung harap. Duro din siya. Ayan. 90-80. Sige, pag-iubos na lang. First time ako magpalit ng gulong na labas yung fly. Dali. Ito yung pinalit po natin ngayon. 110 by 80 by 14 na Duro tires. Bibigay ko rin po sa inyo ang feedback regarding for this tire po. Pero so far, kasi nakapangharap ako na Duro, makapit po talaga siya. So itong sa likod, I hope hindi rin ako bibiguin ito. Actually, Michelin user po ako. Yung Pilot Street, first time kong gumamit ng panlikod ng Duro tires. Kasi yung harap ko naka Duro tires na rin. So itatry ko po ito para ibigay sa inyo ang feedback. Actually, mura lang po ito. Ang set po nito is mura lang siya. Kung i-compare po natin sa other brand na quality. So ngayon lang tayo nakapag review uli. So feedback po natin sa gulong po natin is ito po. Hindi po masyadong sagad, pero makapit po siya. Then at the back, ayan. Ang size po natin ito is 110 by 80 Duro tires sa likod, then 90-80 sa harap. Kita niyo po, 110 by 14 Duro tires sa likod. So as of now, naka 319 litmitay na po tayo. Last change oil po natin regarding dun sa ano po, sa Tilo Gold na ginamit po natin. So feedback ko po sa Tilo Gold, okay naman siya. Smooth yung engine ko, hindi siya ganun kagalit before mga ginamit. Pero meron talaga akong ginagamit na smooth din, pero I just want to try na masubok din tong ano,
Dilo Gold na to. So far, okay naman siya. After nung ride ng Katimonan last Sunday, wala naman siyang ano, wala namang bawas nung chine ko kinabukasan. So ito, ngayon ulit tayo nakapag-review. May lakad lang. Then, nagtataw na napatigil at naisipan nating mag-review regarding sa tires na gamit din sa oil. So, hope you enjoy it, guys. Sa mga ka-CW dyan, salamat sa suporta. Please like it and subscribe. CW Moto Vlog. I hope you enjoy and you like my channel. God bless.